Hello everyone, once again, welcome ulit dito sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Mapayapang Huwebes po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel kung hindi pa kayo subscriber. Pakiclick niyo na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated every time may bagong video sa kung ina-upload dito. Ilang buwan na rin ang nakakaraan matapos paslangin sa karumaldumal na paraan ang magkapatid na magwad sa Mlang North Cotabato. At isa nga sa mga dinakip na suspects ay yung batang babae na kinupkup ng pamilyang magwad na si Janice na isang 16 years old. Nagawa di umano paslangin ni Janice ang magkapatid dahil sa inggit, selos at galit. Sa isang FB post ng ina ng magkapatid na pinaslang na si Mrs. Lovelia Magwad, sinabi niya dito na nagsimula na ang arraignment sa kaso. Pag sinabi nating arraignment, ito yung pagkakataon na haharap sa korte ang mga akusado. At dito babasahin sa kanila ng korte ang mga kasong isinampa laban sa kanila. At ito rin yung opportunity nila para maghain sila ng plea o kahilingan ng guilty or not guilty. Ayon din sa post ni Mrs. Magwad, isa sa dalawang mga akusado, kasi di ba dalawa yun, yung isa yung kinupkup nilang babae at yung isa naman ay yung kasangkot dito sa krimen na ito. Ayon kay Mrs. Magwad, isa sa kanila ang nag-plead ng guilty at ang isa naman ay nag-plead ng not guilty. Kung matatandaan din natin, umamin dati si Janice, yung batang kinupkup ng pamilyang Magwad, sa krimeng ginawa niya. So most probably, siya yung nag-plead ng guilty at yung kasangkot niya na sinasabing sakristan dun sa lugar nila ang maaaring nag-plead ng not guilty. Hindi kasi pinangalanan ni Mrs. Magwad sa kanyang post kung sino sa dalawa ang nag-plead ng guilty. Pero sa tingin ko, si Janice yung nag-plead ng guilty. Dahil nga dati pa, inamin niya na na isa siya sa mga gumawa ng krimen na yon. Napansin ko rin sa post ni Mrs. Magwad na masamang masama pa rin ang loob niya. Hindi lamang dun sa nangyaring krimen, kung hindi maging sa batas natin. Para kasi sa pamilya Magwad, hindi patas yung batas natin. Lalong-lalo na sa mga krimen na kung saan ang mga sangkot ay mga menor de edad. Para kay Mrs. Magwad, humihiling siya na sana ma-enlighten yung mga otoridad natin na huwag nilang tingnan yung hindi makatarungang parusahan ang mga menor de edad. Kung hindi, makita sana ng mga otoridad natin at ng batas natin kung ano yung tama. Malamang ang tinutukoy dito ni Mrs. Magwad ay yung Republic Act 9344 or ang Juvenile Justice and Welfare Act. Nakasaad kasi dito sa RA 9344 na sinimulang i-implement noong 2006 na hindi maaring ikulong ang mga batang nasa 15 years old pababa. At yung mga batang 15 years old and above but below 18 years old ay hindi rin maaring ikulong. Nakasaad ito sa RA 9344. Sa halip kasi na ikulong itong mga menor de edad na nakagawa ng mga krimen, nakasaad sa RA 9344 na dapat silang i-rehabilitate sa mga shelters ng mga menor de edad na nakagawa ng mga krimen. Tulad ng sinasabing bahay ng pag-asa na kung saan dito bibigyan sila ng intervention at prevention programs. At sinasabi nga na itong mga intervention at prevention programs ang maaaring makatulong sa mga menor de edad na nakagawa ng mga krimen para sila ay makapagbagong buhay or matuto sa buhay. Itong mga interventions na ito at itong mga prevention programs na sinasabi, kasama dito yung mga counseling, yung pagde-develop ng social skills ng mga menor de edad, skills training kasama rin dito, at iba pang mga programa para maayos ang psychological at emotional status ng isang menor de edad. Ang isang exemption lang dito sa RA 9344 ay kung halimbawa ang isang menor de edad na nakagawa ng krimen ay nagawa niya ito with discernment. Kumbaga, may sapat siyang pag-unawa o di kaya ay naiintindihan niya ang tama at mali sa pagsagawa niya ng krimen. Maaari siyang maging exempted dito sa Intervention and Prevention Program ng Republic Act 9344. Yun nga lang, ang problema naman kasi dito, napakahirap ito patunayan sa korte na gumawa ng krimen ang isang menor de edad with discernment. Napakahirap itong patunayan sa korte. Pangalawa, napakahaba rin ang prosesong ito. Para kay Mrs. Magwad, ang RA 9344 ang siya pang nagbibigay inspirasyon sa mga menor de edad na gumawa ng masama dahil alam nila na protektado sila ng batas na ito. Kasi kung maalala din naman natin, nung araw na dinakip si Janice, tinanong niya ang mga otoridad kung saan siya dadalhin dahil sabi nga niya
hindi naman daw talaga siya dapat makulong or hindi naman siya makukulong dahil nga 16 years old pa lang daw siya. Meaning, aware si Janice na protektado siya ng batas na ito. Ito rin yung nakikita kong butas dito sa Republic Act 9344 na ito. Kung minor crime lang kasi, pwedeng-pwede ang batas na ito. Pero para sa isang karumal-dumal na krimen, dapat may mabigat na parusa kahit pa mga menor de edad sila. Kasi katulad sa kasong ito, mga kriminal ang mga batang ito. Ang alam din talaga natin kasi, kaya may batas, katulad ng mga ganitong batas para sa mga bata, ay para protektahan yung mga batang abused, yung mga batang neglected or pinabayaan, at yung mga exploited na mga bata. Sa ganitong pangyayari, katulad ng kaso ng mga Maguad siblings, tama naman si Mrs. Maguad talaga na ang abuse dito ay hindi yung mga akusado kung hindi yung mga anak niyang pinaslang. Lumalabas kasi na parang kabaliktaran. Yung mga kriminal pa ang parang pinoprotektahan ng batas natin. Katulad din niya ng mga matatandang kriminal, yung mga matatanda na pumatay ng tao o mga matatandang gumahasa. Kahit palampas 80 years old na sila, kung gumawa sila ng mga ganitong klaseng karumal-dumal na krimen, dapat pa rin silang managot sa batas. Dito sa kaso ni Janice at ng kanyang kasabwat sa pagpatay sa Maguad siblings, hindi ako naniniwala na hindi sapat yung pangunawa nila dun sa krimen na ginawa nila. Kumbaga, talagang pinlano nila yung pagpaslang sa magkapatid. Hindi rin ito self-defense o kaya ay naudyok sila dahil nagkagalit sila ng magkapatid. Kung hindi, talagang pinlano nila at sinadya na paslangin yung magkapatid. Para sa akin, yung mga ganitong klaseng tao, kahit pa mga menor de edad pa sila, kahit pabigyan sila ng mahuhusay na intervention at prevention programs, sa tingin ko, hindi pa rin mababago yung pagkatao nila. Well, siguro, kahit papano siguro, konting mababago, napaka-konte lang yung chance na mababago yung pagkatao nila, pero hinding-hindi na mababago yung buhay nila. Kasi kung iisipin natin, kung hindi sila ikukulong at ipapasok lang sila sa mga intervention at prevention programs na sinasabi nitong RA 9344, parang lumalabas na mas lalong pinasarap pa natin yung mga buhay nila. Ipapasok sila halimbawa sa bahay ng pag-asa, may mag-aalaga sa kanila, maayos ang pagkain nila, at maayos ang pagtulog nila. Kumbaga parang hindi rin nila mapagtanto kung gaano kasama yung krimen na ginawa nila. Eh di ba ang dahilan kung bakit pinaparusahan at ikinukulong ang isang tao na kagawa ng isang major crime ay para pagdusahan niya yung maling ginawa niya at para iparealize sa kanya or sa kanila na yung krimeng ginawa nila ay isang napakalaking kasalanan hindi lamang sa mata ng Diyos kung hindi sa buong society. Ngayon kung i-exempt natin itong mga taong gumawa ng mga ganitong klaseng krimen dahil lamang sa edad nila, nasaan ngayon ang hustisya? At paano natin masasabi ngayon na patas yung batas natin? Dadami at pagpapatuloy pa rin yung mga ganitong klaseng krimen dahil iisipin nila na protektado naman sila ng batas. Para sa akin, hindi dapat gawing batayan ang edad ng isang tao para i-qualify ang isang krimen, lalo na kung ito ay isang karumal-dumal na krimen. Kawawa naman kasi talaga yung mga biktima at magiging biktima nila. Hindi ko sinasabing walang kwenta itong RA 9344. For minor crimes, okay ang batas na ito. Pero sana amendahan nila ito, lalong-lalo na kung ang nagawang krimen ay isang major crime. Masyado kasing mahina ang nakasaad sa batas na ito sa RA 9344, lalong-lalo na yung mga patungkol sa mga karumal-dumal na krimen na kayang gawin ng mga menor de edad. Lahat tayo, alam ko, alam natin na mali ang manakit ng kapwa at lalong-lalo na ang pumatay ng kapwa. Mahalaga ang buhay ng bawat tao at walang sinuman, bata man o matanda, ang may karapatan na bawian ng buhay ang isang tao. Naaawa ako sa pamilya Maguad kasi kumbaga sila na ngayong agrabyado, nasa mga otoridad na rin ang halos lahat ng ebidensya na kailangan para sa kasong ito at umamin na rin si Janice, yung batang babaeng kinupkop ng pamilya nila sa krimen na ginawa niya. Pero parang napakatagal pa rin bago maibigay ang hustisya sa pamilyang Maguad. We want speedy justice para sa magkapatid. Parusahan ang mga sangkot sa krimen sa lalong madaling panahon. Ang batas ay proteksyon dapat ng mga mamamayan at hindi ito dapat maging sandalan ng mga kriminal. Let's hope justice will be served soon.
At sana ay patuloy na bigyan ng puong may kapal ng sapat na lakas ang pamilyang Magwad sa paghahanap nila ng hustisya. And that's all for now, mga kaibigan. Lagi nating tandaan, hindi lahat ng bata ay inosente. Yung iba, nagkukunwaring mga inosente lamang. Have a peaceful day, everyone. Mag-ingat po kayong lagi, and God bless.